welcome back again mga sir sa panibagong vlog na naman, and this is OX. Back again with another video. So sa mga nagtatanong, ayan po yung ano, yung D8 po yan na ano, na mid-high na sinasabi nila na ano daw na pwede pa demo. So yung ang mid-high na pala yan is hindi po yan sa akin, sa kapatid ko po yan. Is hiniram ko lang kasi ano, may nag-request kasi na kung ano raw yung back, ano raw yung ano, yung purpose ng bullet sa mid-high. So ngayon is tatalakayin natin yan habang nagsa sound trip tayo dito sa taas. So enjoy na ano. So una pala, ito yung tinatawag nila nga bullet to, or yung face plug. So hinaan muna natin yung audio ha, para malinaw yung pagkakano ko. Ayan. So ito yung tinatawag nila na face plug, o yung bullet sa ano, sa atin sa Pilipinas. And this is gawa sa, mostly is a fiberglass na gawa. And so siguro mga homemade lang to. Yung kasi niya yung bullet namin is mga homemade po yan. Sa bahay lang yung ginawa, or DIY lang. Kaya ano, sa kapatid ko po yan, magaling po siyang gumawa ng mga boxes kaya niyan. So ito, may pakita kong setup ito. Ito yung kanyang setup, oh. So ayan, ang kasasabi ko is made up of fiberglass po yan, yung karamihan na bullet. Pero yung may iba mga made in China is iba siguro, ano, mas magaganda lang yung pagkagawa nila. Sa ito kasi parang homemade na kasi. Mura ano to, hindi ko lang alam kung magkano yung price na mostly nito. And ito yung ano, yung face plug na tinatawag nila. Oh. Parang sa dust cap, naka sa harapan ng dust cap to mga ano na makikita. And sa iba, meron kasing model nito na parang malalim talaga yung ano nito, nung butas nito. Parang pang horn tweeter na setup. So ano yan, malalaman natin kung para saan ba talaga yung ano, yung tinatawag na bullet. Sa mostly, yung binubullet nila yung kanilang mid-high is para po yan sa maging long range yung ano nila, yung tapon ng mid-high nila. For example, is magdi-demo tayo mamaya nung, kung hanggang doon sa dulo tayo, kung maririnig pa natin yung ganyang kahina yung volume, para ma-boost yung long throw niya, yung sinasabi nila. So i-ano ko muna to, tapos na rin yung demo natin ito, ibabalik ko na to muna. So bago pala, ito pala yung chamber ng loob ng mid-high natin. Yan po, parang may chamber dito na para mag-cast yung ganito, yung kanyang ano, yung fiberglass na bullet, para mag-cast dito, para naka urong ng konti yung speaker na ano pala to, ng this is D8 na ano, 700 watts na mid-high. Yung iwan ko kung double magnet to yung ano, hindi niya kasi sinabi ko nung brand, pero sabi niya isa ano, 700 watts daw, at yung tweeter is 400, and naka horn loaded rin yung tweeter natin. So typical yan. And sa amplifier setup naman is nag-bi-amp po tayo na tinatawag, or yung isang box sa dalawang amplifier na nagda-drive. Kasi ito yung sa tweeter natin and sa mid-range natin na driver.
sa Twitter is at Kevin GX5 is dinadrive niya po yung 400 watts na compression driver. And sa mid-range naman is ito din sa GX5000 is dinadrive niya po yung 700 watts na mid-range natin na driver. Kaya so swak na swak, maganda yan sa magaganda, okay na, or swak na swak yung ano niya, yung pagkaka-match. Sa likod naman, kasi nag-bi-amp tayo, is yung setup natin is ano lang, nang naka-two-way po tayo kasi, pero single box, pero dalawang amp yung ginamit natin sa bi-amp. So gumamit lang ako ng splitter para ma-split yung mid-high natin na setup kasi two-way to. So ito yung ano natin, no, yung Y-splitter na tinatawag. So sa iba na ako confused kung saan dito, kung paano natin ma-stereo yung setup natin sa Y-splitter, istandaan na po natin. For example, this is a white na RCA natin. Tapos yung isang Y-splitter is puro po yan. Left, tandaan na po natin sa isang Y-splitter is isang channel lang or puro left lang sa una. Ito naman yung red is puro right po yan para hindi tayo magtataka. At hindi na rin tayo magkukonfuse kung same color lang yan. Kasi tandaan natin is puro left po yung sa isang RCA. Sa isang Y-splitter is puro left. Sa isa naman is puro right. Ayan, kasi maraming kasi nagkukonfuse kung ano ba talaga yung setup niya sa ano para maging stereo. So ayan ha, tweeter, mid-range, and especially yung sub natin is naka-mono lang. Parallel mode. Ayan, parallel lang. So let's hope na magde-demo na tayo. Ayan. Ayun yung ginagamitin natin. Siyempre, yung familiar na kayo sa MCB ko. Palagi naman yung ginademo. So, hindi na muna gagamitin natin itong ano, yung dati nating yung GH1x7. Sa setup is yung ganyan, yung bullet na mid-high. So, hindi natin gagamitin yung Kevlar. Ayan lang, yung D8 lang. Kasi mas maganda sa mid-high kasi is pa low, ano lang, nung low maliliit lang yung inches ng speakers para mas sa clarity, para hindi siya masyadong magbe-bass. Magse-setup pala tayo muna ng music natin. And for our music source pala is para nanggaling po to kay DJ Eric Belonta or DJ Eric Madlife sa mga bungol. Mga yan po, troll racket po yung tawag dito sa yung palaging ginagamit sa battle. So support fellow Ilonggo DJs and producers sa DJ Eric Madlife. Big shoutout sa iyo diyan, mga bungol. Ayun, kakabungol niyan sa palaging soundcheck niya. So ayan yung gagamitin natin na battle mix ngayon, ha. Or yung soundcheck, yung mid-high check, mid-high troll check. So dito natin na si-setup ng ganito kalayo. Ewan ko kung ilang meters 'to. Malayo-layo naman siguro 'to. Ayan. Oops. Ayan. Tingnan natin kung maabot ng zoom. Ayan. Zoom. Ayan. So, zoom out. Yan yung pupakalayo ah. Sandali lang. We'll be right back.